nagluksa kung isang bayanan nang bumagsak ang eroplano ni Pangulong Ramon Magsaysay patungo Maynila no March 17, 1957. Maraming mga haka-haka ang umikot kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng sinasakyan niyang C-47 sa Mount Manunggal, Balamban, Cebu. May mga nagsasabing hindi raw ito aksidente, kundi isa di umanong planadong pagpapasado. Magandang gabi, muli po nating balikan ang mga tanong sa magsaysay plane crash. Ako po si Cara David, at ito po ang Case and Close. Ramon Magsaysay ang 13th pasahero na umakyat sa eroplanong Douglas C-47 noong March 17, 1967. 13 taon pa lang din lumilipad ang Mount Pinatubo, ang pangalan ng presidential plane ni Magsaysay. Pabalik na siya ng Maynila matapos ang ilang speaking engagement sa mga universidad sa Cebu. Mount Pinatubo to follow. First permission to take off. Over. At sa loob lamang na 13 minuto mula pag-take-off. Mr. President, meron akong problema. Mayday! 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 Stop! Stop! Mayday! Mayday! Nanulutok ito pabagsak sa Mount Manunggal sa Balamban, Cebu. Maraming nanungan lumutang kung ano ang naging tanhi ng pagbagsak ng eroplanong sinakyan ni Pangulong Magsaysay. Standard operating procedure ang mag-pre-flight check. Dito sinusuri ng piloto ang lahat ng angulo ng eroplano bago ito mag-take off para malaman kung may depekto ang isang eroplano. Nag-pre-flight check naman daw ang piloto ng Mount Pinatubo noong gabing iyon. Walang nakitang problema sa eroplano, kaya natuloy ang pag-alis ni Pangulong Magsaysay at ang 26 na kasama nito sa Cebu. Kasabay niya noon ang ilan sa kanyang mga presidential staff, gaya nila Education Secretary Gregorio Hernandez, Presidential Advisor Tomas Cabili, at Cebu Representative Pedro Lopez, nakasama mismo ni Magsaysay sa presidential cabin. Sakay din ang Mount Pinatubo ang Commanding General ng Philippine Air Force na si Brigadier General Benito Ebuen at si Malacanang Appointment Secretary Jesus Paredes Sr., ama ng singer na si Jim Paredes. May mga mamamahayag din na kasama noong gabing maganap ang trahedya. Magandang panahon ng lumipad ng 1:16 ng madaling araw ang eroplano ni Pangulong Magsaysay. Eksakto rin sa kotang pasahero ng eroplano ang sakay na 27 pasahero ng Mount Pinatubo. Lumabas kasi ang mga haka-hakang overloaded ng Mount Pinatubo, kaya ito bumagsak. Pero wala naman daw dalang mga bagahe ang mga pasahero, maliban na lang sa 2 kain ng mangga. Ayon sa Senate Blue Ribbon Committee na nagsagawa ng investigasyon sa Mount Pinatubo crash noong April 27, 1957, 4 minuto matapos ang take-off, nag-radyo pa raw sa Malacanang si Major Florencio Pobre, ang piloto ng eroplano. Isang abiso para ipaalam na nakaalis na ang Mount Pinatubo sa Cebu at sabihing ihanda na ang sasakyan na susundo sa Pangulo sa Nichols Field ng alas 3.